Marlene, anak. Nabuhay na kami nang wala ka. Kaya kung pwede na, huwag mo na kaming guluhin pa. Huwag sa sumunding. Dumudugo yung ilong ng bata eh. Nilignag pa naman yun recently. Anong sakit niya? Meron nung siyang aplastic anemia. If I find out na may malalang sakit yung anak ko, wala na makakapigil sa akin na kunin si Ali. I'm very, very sorry dahil nasaktan kita. Alam ko hindi magiging madali ang lahat. Susubukan namin kalimutan ng nakaraan. Ayaw ko lang biglayin si Mel at lalong-lalong na si Miley. Kamusta na si Ali? Walang problema sa anak ko. Ibig sabihin na malapit na yung bone marrow transplant. It's gonna cost you millions. Ibibenta ko muna kaluluwa ko kay Satanas bago ko manghingi ng tulong sa'yo. Si Daddy ba yung kausap niyo? Gusto niya makatulong. Kung gusto niya siyang babalikin dito, ako hindi. Lumbas na ko ba yung match niya Munding para dun sa transplant niya? Nag-match sa biological father niya. Nag-match yung vision ng patient kay Mr. Dean Montenegro. Gusto ko lang naman makatulong eh. Mababayaran din natin ang transplant ng apo natin. Tama naman si Mylene. Nabuhay kayo ng ilang taon na wala ako. Kaya hindi ko na ipipilit ang sarili kung makabalik pa sa inyo. Basta isa-save ang buhay ni Munding, papayag ako. Sana lang, huwag kang humingi ng kapalit. Kapalit ng stem cells ko. I want time with Ali. Pero kaming dalawa lang. Look, since ako naman yung magdudutong sa buhay ni Ali, tama lang naman siguro na magkaroon ng time kasama niya. Gusto ko sanang mahabang oras kasama niya. Sabi ko na nga ba eh. Bakit ka ganun? Lahat kailangan may kapalit. Eh bakit kayo? Sobra rin naman kayo kung ipagdamot niyo sa akin yung anak ko. And now that I'm giving you a dose of your own selfishness, magagalit ka sa akin? Mel, gusto ko nga lang makihati sa oras, sa araw, sa taon, at sa paglaki ni Ali. Gusto ko lang magkaroon ng relationship bilang mag-ama kasama niya. Bakit mo ipagdadamot sa akin yun? Bakit mo ko pinahihirapan ng ganito? Oy, teka bakit muna. Bakit ba napakadamot mo? Anong nangyayari ito? Ha? Teka naman, Mel, ibigay niyo lang si Ali sa taong makakapagligtas sa kanya. Sige, ipagkait mo yung tulong mo sa anak ko. Sige, hayaan mo mamatay si Munding. Wala namang mangyayari kay Ali kung pipiliin mo lang yung tama. Teka nga, ano ba? Tumigil nga kayo. Magtigil kayo sa pag-aaway ninyo. Pastingin ba niya na makakatulong ito kay Munding? Lalo lang may stress ang bata sa problema ninyo sa isa't isa. Ayoko nang makialam sa inyo dahil kayo naman ang tunay mga magulang eh. Pero may sakit si Munding. Hindi mo lang pwedeng manood lang. Ayusin ninyo ang problema ninyo ng mahinahon. At bilang mga sibilisadong mga tao. Eh, hindi naman kami magkakagulo dito kung di niya gustong angkinin yung anak ko eh. Mel, please. Understand me. Hindi ko na nga makita si Ali and I'm her father. Ano kaya mararamdaman mo kung di mo siya malapitan knowing may sakit siya and anytime pwedeng may mangyari sa kanya? Mamo, pagbigyan na natin siya kung gusto niyang makasama si Munding, pwede man tayo magtulong-tulungan kaysa mag-away tayo, di ba? Ayoko mawala si Munding. Lahat naman tayo eh. Pare-pareho natin gustong mapahaba yung buhay niya. Pero kung magtatalo-talo tayo, pagkakait natin siya sa isa't isa, eh baka naman lalo siya magkasakit niyan. Wala na tayong nadulot sa kanyang maganda, hindi pa tayo naging magandang ehemplo. Sige. Dalaw-dalaw ka. Pero huwag biglain, ha? Baka mamaya, maya't maya, nasa bahay ka naman. Thank you. And I'm sorry kung nagkataasan tayo ng boses. Eh man, maraming salamat rin. Paano kung umabuso na naman yun? Sa tingin ko, ikaw lang nagpapakomplikado ng sitwasyon. Simple lang naman to eh. Gustong tumulong ni Dean. Natural, gusto niya makasamang anak niya. May sakit si Munding eh. Kahit na. Ayoko nang umaali-aligid siya sa anak ko. Hindi ako komportable. Paano kung maulit na naman yung nangyari noon? Just be the bigger person, Mel. Kalimutan mo yung nangyari dati. Sa tingin ko, talagang gustong bumawi din sa pagkakamali niya. Malay mo, ito yung maging daan para maging magkaibigan kayo ulit and be better parents to Munding. Alam
ako. Hindi na yata mangyayari yun, ma. Ay, maging bukas ka lang. Huwag kang maging katulad ng kapatid mo. Dahil sa nangyari, ayaw nang magbigay ng second chance. Hanggang ngayon, hindi matanggap ang daddy mo. Ewan ko ba dyan kay Maylene? Bakit hirap na hirap magpatawad? Para namang ibang tao si daddy. Sila ang dalawa yung close na noon. Kung nga siya maintindihan eh. Ay, mabuti na lang. Malawak ang pag-unawa ng daddy mo. Binibigyan ng space si Maylene. Uy! Kuya! Nakapadama kayo! Oh, may kailangan ba kayo? Kailangan yung pera? Dali, may extra ako dito. Kuya. Mas kailangan mo yan para kay Munding. Kuya, may pinapaabot pala si Jason para sa pinsan niya. Ito. Uy! Salamat, Dante, ha. Teka, balita ako, may trabaho ka na daw, ha. Oo, kuya, pero small time lang, eh. Okay na, kaysa sa wala, di ba? Oh, buti yun. Kuya, may papakita din ako sa'yo. Ito. Uy, ang tataas ng grado mo, ah. Ka-graduate ka ba may honor? Eh, yun nga yung problema, kuya, eh. Mukhang hindi yata ako makakapagtapos. Kasi nalaman nung school na may record ako. Eh, mukhang may expel pa yata ako, kuya. Ano ba? Bali, huwag ka mag-alala. Kakausapin ko yung school mo, baka sakali magawa natin ang paraan. Ha? Ang bahala. Dali, kumain na ba kayo? Oo, oh, kuya. Oo, tapos na, kuya. Dali, kumain kayo, Lot. Maraming pagkain niyo sa loob. Bali kayo, bali kayo. Sige. Princess! Hi, Daddy! Ay, hindi. Okay lang. Hi, baby! Hi! Mel, idadaan ko lang sana yung mag-groceries na to para kay Ali. Organic lahat. Thank you. Oo. Pakikuha na lang muna. Ilagay sa kusina. Thank you, sir. Salamat. Salamat, Lord. Anak, bakit ka muna sa taas, ha? Sige. Bye, Princess! Bye, baby! Upo po muna kayo. Thank you. Salamat. Din, salamat ha. Nag-usa ka pang lumayo sa anak mo. Oo, wala naman yun eh. Naintindihan ko naman na mababa yung immune system ni Ali ngayon. Ayoko naman na lumala siya dahil pa sa akin, di ba? Sayang. Aalis pa man din ako bukas. Matagal ko siyang hindi makita. Anyway, let's go. Let's go. Sige. Din! Tita, okay lang naman. Kahit mag-stay kayo dito, may washroom naman dito eh. Bababain ko na lang si Munding. Sure? Apo. Andito pa yung washroom. Okay. Diyan okay. Sa kanan. Sige. Sige. Thanks, Mel. Sige. Thank you. Princess, ang dami kong pasalubong para sa'yo. Wow. Itong mga cookies na to, lahat to healthy dahil organic sila. Gusto mong subukan? O, tara. Feeling ko magugustuhan mo lahat. Game? Okay, ito na. Wow. Laki. Okay, liitan mo ng konti. Ayan. Dada, hindi po masarap. Hindi po masarap? Sure ka? O, sige. Subukan natin isa pa. Okay, unguyin mo na yan. Ito. Iba naman to. Crackers to. O, game na? Game! Wow! Daddy, wala pong lasa eh. Uy, hindi mo pa natitikman. Ayaw mo na. Hindi talaga masarap. Wala po siyang lasa. Okay. Well, may isa pa ako dito para sa'yo. Feeling ko ito na favorite mo. Subukan natin, ha? Ito naman yung pinaka-cute na cookie, eh. Okay.
Wow, laki. Okay, umuyain mo muna. Sarap? Masarap? Sarap, Daddy! Wow! Alam mo, saktong-sakto. Alam mo bakit? Ako yung nagluto nito. Ibinili niyo po yan, eh. Ta, ina muna kayo. Oh, thank you. Mukhang masarap to, ha? Oh, wow, thank, you, thank you, ha? Thank you, Melanie. Mama, tingnan niyo po yung binili ni Daddy. Ang sarap. Nagustuhan niya to, oh. Gustuhan niya. Oo. Gusto mo rin ba? Sige, okay lang. Para sa'yo talaga yan, Mundin. Isa pa? Thank you, Melanie, ha? Thank you for allowing us to spend time with Ali. We really appreciate it. Lalo na kay Din, it means a lot to him. Ha? Isa pa? Hindi ka pa busog niyan. Sarap. Bigyan mo si Lola. Si Lola magugustuhan niya yan. Go, Lola! Nakakatuwa talaga si Ali, no? Oo nga eh. Inubos niya lahat ng cookies. Especially yung favorite niya. Although yung iba na hindi niya nagustuhan, iniwanan niya. Yeah. Maraming salamat talaga, ha? Hirap pa naman pakainin niya si Munding. Talaga? Lalo na kung bago sa kanya. Salamat, Eman, ha? Kung nabubuhay lang si Arnaldo, I'm sure he'd be happy to see you and Dean na nagkakasundo. Pareho kayong mabuting tao ng ama mo. Eh, ma'am, tungkol po dun sa nangyari kay tatay, hindi ko naman ho inihiling na patawarin niyo ko agad yung nanay ko dahil kahit ako, naniniwala na talagang kailangan niya pagbayaran yung kasalanan niya. Pero may ipapakiusap po sana ako sa inyo eh. Ano yun? Yung kapatid ko kasi, si Carla. Kagraduate na ho kasi siya. Kaso po, nagkakaroon ho ng abire dun sa school nila dahil ho dun sa kaso kong sinampan ninyo. Baka naman ho pwedeng mapakiusapan ninyo. Na iurong ko ang kaso laban sa kapatid mo? Opo, sana eh. Sige, Eman. Nadamay lang naman ng kapatid mo eh. Di kita matatanggihan. Susunabli ka namang tao eh. Talaga ho? Oh, maraming salamat po, Ma'am Charito. Salamat po talaga. Si Carla lang ho talaga inaasahan namin makagraduate sa aming mga magkakapatid eh. Okay lang yun, Eman. Thank you po. Okay. Sige. Sige, Eman. Ingat kayo. Salamat naman sa Diyos at unti-unti nang naayos yung mga problema natin. Hindi ko nga kalaya na papayag yung nanay ni Din eh. Ah, siyempre, papayag yun. Umayag na tayo na makalapit sila sa anak natin eh. Bakit naman? Baka naman dahil mabuti rin silang tao. Hindi ka pa rin ba kumbinsido kay Din? Sa totoo lang, nung una, medyo may hesitation ako. Pero nung nakita ko na kinukulit niya si Munding para kumain at talagang binobola-bola pa para lang kumain ng dala nilang organic na pagkain, mukha naman siyang sincere. At nakita ko na willing naman siyang gawin lahat para sa ikabubuti ng anak natin. Siguro, yun lang talaga yung gusto kong makita. Na isipin ko na tama yung naging desisyon natin. Di ba mas magaan yung pakiramdam kapag hindi ka nagagalit sa tao, tapos binibigyan mo sila ng isa pang pagkakataon? Oh.
Okay, o alagahin muna natin yung bulaklak. Yan. Ayan, okay. Hindi na siya nauuhaw. Hindi na ba? Pakainin naman natin si Munding Rosso. Sige, ito, ito. Pakainin na natin. No. Isa pa, isa pa? Isa pa. Okay, painumin natin ulit. Go, Ningning. Yun o. Okay, ang ganda, diba? Ba't nandito ka na naman? Munding Ningning, pasok muna kayo sa loob, ha? Opo. Wash your hands. Dito lang po kami. Okay, sige. Sige na, bye. Pasok na. Anong ginagawa mo dito? Alam naman ni Mele na pupunta ako dito. At nagpaalam mo sa kanya at kay Emma na rin. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Eh di ba yan din yung sinabi mo nung kinidnap po si Munding? Maylene. Pinayagan na namin siyang dumalaw dito. Alam ba ito ni Kuya Eman? Oo. Dean, pasensya ka na ha. Sige, pumasok ka na sa loob. Punta ka mo na lang si Munding doon. Sige, sige. Thanks. Nagkasundo-sundo na kaming tatlo. Expect mo na siya, nadadalaw siya dito from time to time. Alam na ng Kuya Eman mo yun. May tiwala naman na kami kay Dean. Mama, ano pong ginagawa nyo? Ba't nyo po nililigpit yung mga clothes natin? Kasi anak, lilipat na tayo ng bahay. Kailangan na kasi nating ibenta tong bahay na to. Para sa treatment mo. So, kasalanan ko pala kaya mawawalan tayo ng bahay. Anak, huwag mong isipin na kasalanan mo kasi hindi mo kasalanan. Ganun talaga paminsan eh. Kailangan mong i-let go yung isang bagay para sa mas magandang bagay. Pero, ang sad ko po, Mama, naaalis tayo ng bahay. Sana po, gumaling na lang po ako para hindi na po kayo gumagastos sa akin. Okay lang gumastos. Basta't para sa'yo, para gumaling ka. Aanihin ba namin ang pera? Kung akakapalit naman nun eh, matagal ka naming makakasama. Para kumpleto pa rin tayo, di ba? Pero, Mama, mamimiss ko po tong house natin. Ako din, anak. Mamimiss ko to. Ang dami-daming good memories ni Mama o dito sa bahay na to. Ma, okay lang ba kayo? Parang malungkot kayo. Alam mo, Mel, dito sa bahay na to, ikaw natutong maglakad. Doon, si Maylene, doon sa gilid na yun, doon naman siya natuto. At yung hagdan na yan, grabe kayong dalawa. Akyat manahaw kayo dyan. Kaya bantay sarado kami sa inyo ng daddy mo. Alam mo, kahit wala tayong kasang bahay noon, dito na sa ating tumalaking bahay, kaya ito ang naging playground ng dalawa. Nakakalungkot naman yung kwento niyo, ma. Pasensya na po kayo. Kailangan niyong ibenta tong bahay na to. Ano ka ba? Gusto namin to. Lahat gagawin namin para sa apo namin. At saka, hindi naman nawawala ang pagiging specialized ang bagay kung wala na ito sa'yo. Sayang lang. Nakakalungkot na hindi dito bumalik si Daddy. Hindi na makikita ng bahay na to na buo na tayo. Masaya na tayo. Hayaan mo na. Nakita naman ng bahay na to kung paano tayo naging maayos na tatlo. At kung may nasira man, may nabuo rin maganda. Uy, Dean, halika muna dito. Magmeryenda ka muna. Sige. Mamaya, may tatawagan lang sa labas. Pero thank you. Sige. Ate, bakit kailangan magbigay ng merienda kay Dean?
Bakit naman hindi? Tumulong yung maglipat dito. Ate, ingat ka sa pagiging mabait mo kay Dina. Baka masobrahan ka. Bumalik na naman yung... Maylene, bakit ba ganyan ka mag-isip? Ate, kasi hindi ko maisip bakit ganun kadali lang para sa'yo natanggapin siya ulit sa buhay ninyo. Tinanggap ko siya dito bilang tatay ni Munding. Yun lang yun. Wala nang iba. Tsaka ayoko na nag-aaway-away kami. Pare-pareho kami mga magulang dito. Kaya kung nangyayari man to, hindi yun para sa sarili ko. Para yun kay Munding. Tsaka baka dapat yun din ang gawin mo. Subukan mo lang patawarin si Daddy. Ate, huwag mo na ulit ipilit sa akin yan. Kasi magkaiba tayo. So huwag mo akong papangaralan kasi yun yung mga papatawarin ko, ha? Sir, magandang gabi po. Ako pala si Eman. Asawa po ako ni Mel. Gusto ko lang po lang sabihin na maraming salamat po sa lahat ng naitulong ninyo. Walang anuman yun, Eman. That's the least I could do for you and Melanie. Tsaka, mabuti pa, dad na rin ang itawag mo sa akin. Total naman eh, magpamilya na tayo. May kwento po sa akin ni Mel na dream house niya raw ito. Totoo niyan, plano ko rin nung makabili ng bahay para sa amin nila Melanie. Pagkagaling ho ni Munding. Yan naman ho talaga yung susunod kong pag-iipunan para makabukod kami at yung lilipatan namin bahay mapunta sa inyo. Total, inyo ho naman talaga yun eh. No. Hindi mo kailangan gawin yan, Eman. Matagal ko nang gusto kayong makasama, lalo na mga apo. Sa tagal kong nawala, ayoko nang mawalay pa sa pamilya ko. Kaya nga lang eh, may isa pa akong problema. Sir, yung tungkol ho dun kay Maylene, alam ko, malalagpasan niyo yun. Talagang mahirap lang ho sa umpisa. Pero ang importante nung siguro eh, huwag ko kayong susuko. Ikaw naman ang matanong ko, Eman. Have you learned to forget? Tungkol kay Melanie at kay Dean? Hindi ho naging madali sa akin, sir. Pero kinailangan kong gawin dahil mahal ko yung asawa ko. Pero dahil dun, mas lumaki ho yung tiwala ko sa kanya. Na kahit nandyan lang ho si Dean sa paligid, alam kong hindi niya na ako lolokohin. Mel, alis na ako. Oh, sige, sige. Dean, thank you, ha? Bye, Daddy! Bye, Princess! Okay. Oh, kiss naman dyan. Kiss! Na. Okay. Uy, uy, uy! Ay, ay! Ala! Uy! Teka, teka, teka! May, pakikuha mo na ng mo, please! Alam mo, ako na bahala dito kay Ali. Dean, ako na. Kaya mo na yan. Ako na bahala. Mel, tumutulong lang naman ako sa anak ko. Ako na bahala dito. At kanina ka paligpit ng ligpit, baka pagod ka na. Dali, anak ha? Mahina naman yung damit, ito, oh. Ito. Sige. Okay. Sige. Okay, ako na. Thank you. Mel, okay lang. Ako na bahala kay Ali. Sige na, ako na. Sige. Thank you. Okay, Princess. Hala. Kapalit na ito. Okay. Left muna, tapos... Right. Okay. Daddy, tinamang po ito sa akin. Di ba? Sorry, namining-ning yan. Pasensya na. Sandali, hanap tayo ng iba. Ito naman. Ito na lang. Kuya, andiyan pa ba si Dean sa loob? Kasi yung sasakyan niya nandun pa sa labas eh. Oo, nandun pa sila sa kwarto eh. Ito, mas kasya sa ito. Sige, sige. Sige. Sorry! Okasya na, Princess? Okay. Oh, cute ka pa rin naman. Kasya o hindi. Isang damit. Ayan. Ito. Okay ka na? Masabi yung pantalon mo?
Hindi naman. Masarin? Masarin ba? Napatatang hanap ka ng pampalit, ha? Kuya Eman, ba't nandito ka sa labas? Bakit hindi ka dun sa loob? Dapat ikaw nag-aasikaso kay Munding. Eh, okay lang yun. Masikip lang sa kwarto kung jojoin pa ako sa pag-aalaga kay Munding. Nagsiselos ka ba dun sa nakita mo? Medyo, pero wala yun. Kuya Eman, aminin mo na kasi. Eh, kung yun lang din pala mararamdaman mo, edi sana hindi mo na hinayaan na mapalapit si Munding kay Dean. Kasi hindi talaga may iwasan na magkakalapit sila ni ate. Si Eman lang ang mahal ko, ikaw naman. Eh si Bill, baka naman nagpaparamdam sa'yo. Si Munding pala, kamusta na? Hindi pa ba magaling? Eh nai, di ba nga po, parang cancer yung sakit ni Munding. Eh di ba marami naman sila nag-aalaga doon sa bahay na yon? Ano ba naman yung isang araw na magsakripisyo tong si Eman para madalawa ko rito? Ano ba, Maylene? Kapag hindi ka nag-iisip ng ganyan. Kung si Mama nga napatawad si Daddy eh, ikaw, ang arte-arte mo! At ako pa ngayon ang maarte at ako pa ang selfish. Eto kung ganun ako, eto kaya mga hinahangaan ko kayo ang role model ko. Si Ate Mel nagmana sa inyo kasi pareho kayo eh. Pareho kayong manluloko na sa... Eh, ikaw naman kasi, bakit naman ayaw mong bumalik dun? Eh, tatanggapin ka pa naman ni Lee. Hindi lang kasi siya iniiwasan ko dun. Ayoko makita si Kuya Eman. OMG, Miley. I love ko lang kay Kuya Eman.